Pepe, narito ang pasaporte at ticket mo. Primero klase yan. Salamat po, tiyo. Jose Mercado? Kala ko po ba hindi ko nagagamitin ang pangalan na iyon? Sa ngayon lang yan, para hindi ka kaagad mapansin ng mga opisyalis. Baka pigilan ka nila. Pepe, wag mo kaming bibiguin. Sisikapin ko po, tiyo. Kumusta na po si Leonor? Pinapunta ko sa kanyang mga pinsan. Wala siyang nalalaman sa mga gagawin mo. Dalawang buwan na. Bueno. Salamat kung hindi ako uminom. Bakit dito? Kung nais nyo sabihin kung hawak ang mga pare, ay masasabi nyo. Kung gusto nyo tawagin bobo ang gobyerno, papalakpakan pa kayo sa inyong katapangan. Konti lang naman ang hiniling natin sa inang Espanya. Kalayaan sa pamamahayag at bigyan tayo ng pantay na karapatan katulad ng mga Kastila. Mahal kong kapatid, kamusta ka na at ang iyong mga sinusulat? Huwag mong pababayaan ang iyong katawan. Bukod sa pluma, ang iyong kalusugan ang tangi mong kakampi laban sa mga kaaway. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakasulat. Pepe, isang malaking trahedya ang nangyari sa Calamba. Noong ika-anim ng Setyembre, ay dumating dito ang isang pulutong ng mga gwardiya sibil. Matagal nang bulong-bulungan ang paglusob nila. Mula pa noong magpetisyon tayo laban sa maling pamamalakad ng mga praile sa ating lupa. Pero walang nag-akala magaganap ito sa madaling panahon. Bawat pamilya ay binigyan nila ng 24 oras upang mag-impake at disanin ang mga bahay. Na hindi pumayag sila nanang at tatang, ay persahan silang itinulak palabas. Muntik nang masubsob ang nanang sa putikan. Ang mga walang hiyang trailing yan. Kasalanan ba kung nagawa ng mga magsasaka na magkaisa at kalabanin sila? Hindi na nga sila ang tunay na may-ari ng lupa. Sila pa ang may ganang maningil ng buwis. Buti sana kung mapupunta sa gobyerno at hindi sa nilimahin nilang magsibahan. Nang araw na iyon, kahit sang bahagi ng Calamba ka magpunta, maririnig mo ang tangkoy ng mga tao, wala na tayong babalikan. Kinamkam nila ang lahat. Ang ating bahay, ang ating lupa, lahat. Pero magpakatatag ka, Pepe. Patuloy mong ilantad sa buong mundo ang ating hinain at huwag ka mapalalasa. Dahil kabila sa lahat, hindi kami nawawala ng loob. Thank you.
Pepe, naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga sulatin. Humahanga ako sa katapangan mo, ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita kong magkaiba na talaga tayo at napakalayo sa isa't isa. Ipinagkasundo ako ng aking ina sa isang Ingles. Bagamat hindi ko siya gusto ay nagsumamo ang nanang natanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan gaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam Pepe, magpapakasal ako. Subalit mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Luna! Pepe! Kumusta ka na? Kaya tagal natin hindi nagkita. Ako'y mabuti. Kaya tagal natin din hagilap ang isa't isa. Kumusta ba si Nelly? Siya rin naman ay mabuti. Pepe, ulit-ulit na lang itong tinatanong sa'yo. Ni kailan ba hindi mo nagugustuhan si Nelly? At paulit-ulit ko rin nasasabihin sa iyo, Luna, na wala at hindi ako nagkagusto sa kanya. Sa gayon, ay wala tayong dahilan kung magamig tayo sa isa't isa. At sa maraming beses na tinanong kita kung mahal mo ba si Nelly, at sinabi mong wala. Dahil dito, sigurado na ako sa iyo. Iyak na kaibigan kita, wala din ang mga rason para ito ang ating pagkakaibigan. Jose, mukhang ginabi ka ng uwi. Oo Nelly, sapagkat sinundo ko si Luna. Antonio Luna, bumalik na pala siya ng Madrid? Oo, kanina lamang. At balak niya pumunta rito bukas upang ikaw ay kanyang mabisita. O siya, Nelly, ako'y mauuna na sa iyo sapagkat tatapusin ko pa ang aking mga sulatin. Kumusta ang iyong mga sulatin, Pepe? Nababasa ko ang iyong mga nobela. Mabuti naman. Ngunit ngayon ay may konting problema sa kanan ba? Yan ay aking nabalitaan. Tayo lamang ay magpatuloy sa ating mga ginagawa hanggat mapalaya natin ang ating bansa laban sa kolonisasyon ng Espanya. Kumusta naman kayo ni Adelina, Rizal? Nakulo na. Aming napagtanto na kami ay magkaibigan lamang. Hindi na namin kayang itrato ang isa't isa na higit pa sa pagkakaibigan. Ikaw, Luna, kamusta ang iyong puso? Ito, ako'y patuloy na nabibighani mula pa noong nakaraang taon. Ilang bisis ko nang narinig ang tungkol sa dalagang ito. Siya ay inirekomenda sa akin dahil pinalaki siya ng maayos. Dahil sa kanyang kaakit-akit na moral at pisikal na katangian, bilang isang kardadan, siya ay isang Pilipina. Batid ko na ako ang iyong tinutukoy kanina, Luna. Nababasa mo naman siguro ang aking nalitaw sa'yo, Nelly. Ako hindi mo dapat gustuhin. Bakit hindi naman kita magugustuhan? Sapagkat ikaw ay natatangi. Dahil may iba akong nagugustuhan, Luna. Ito ba'y ang aking matalik na kaibigan, Nelly? Masakit ang matreador ng isang kaibigan, di ba?
Hindi ko napagtanto na ako mismo ang nakaranas niyan. Ang matrider, isang malapit na kaibigan. Is realmente, Señor Luna? Si! Sinabing hindi daw mahal ang babaeng aking nagustuhan. Ngunit sa tingin ko, ito ay kasinungalingan lamang. Ngunit hindi na yun importante. Ang babaeng yun? Wala akong masabi. Tumigil ka na, Luna! Magsalita ka na lang ng mga kalokohan tungkol sa akin o sa ibang tao, wag lang sa isang babae. Kalokohan? Ano ba ang problema mo, Luna? Ikaw ba ay may galit sa akin? Kasalanan mo, Rizal, kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Dahil palagi kang umaaligid sa kanya. At ang nilay boosted na yun, pakipot sa'yo, umaaligid sa'yo, walang dignidad, ikaw pa. Ngayon kayo tumigil na, wala lang kayo sa inyong wisyo. Hayaan niyo bang masira ang pagkakaibigan niyo ng dahil lamang sa isang babae? Ako'y pagpasensyahan mo, Sal. Ako'y nadalalaman sa aking wisyo. Kalimutan mo na iyon, Luna. Dahil walang saysay ang mga iniisip ko. Ngunit, kung ikaw talaga ang magpapasaya sa puso ni Nelly, hayaan ko na ang tanhana na magtagpo sa inyo. Kung hindi man ako, pues, papayag na lang ako na kayo ang magkatuluyan. Sabong niya eh. Ang sinasabi ko dito, panahon na para magkaroon tayo ng isang pangulo. Oo nga naman. Matagal na tayong naririto, nangangampanya para sa Pilipinas. Taon-taon, lumalaki ang ating organisasyon. Kung hindi pa tayo formal na magbubuklod, wala tayong mararating. Wala tayong mararating at babagsak na naman tayo sa matatamis na kandungan ng mga babae sa probeda. Sandali! Bago tayo mag-alal na isang pangulo, dapat muna nating linawin ang kapangyarihan niya. Kapangyarihan maglaseng at mang babae. Sandali! Mag-uuwian na naman tayo sa biruan. Naisip ko lang ang kahalagahan ng periodikong La Solidaridad sa ating kampanya. Kung ipahihintulot ng kagalang-galang ang patlubot, ang Pangulong Mahahalal ang siyang dapat na may huling pasya. Sa lahat ng sulating ilalabas nito, sa gayong paraan, nakasisiguro tayo sa kaisahan ng kilos. Ikinalulungkot ko, pero napaka-estupido ko naman siguro kung sasang-ayon ako dyan. Perdóname, mi amigo. Pero bagamat totoong naglilingkod para sa kapakanan ng mga Pilipino, ang periodiko, dapat isipin, ito'y pribado pa rin empresa. Ang mahalaga ay lagi kaming bukas para sa mga sulating na kakatulong sa ating ipinaglalaban, di ba? Del Pilar, para sa Pangulo! Humihingi ako ng paumanhin. Ang akala ko'y hindi pribado, kundi pambansa ang mga hadikain ng La Solidaridad. Jose! Pepe! Sandali lang! Marami lang silang kyaw-kyaw parang tangdang na manok. Pero tiyak naman, ikaw ang mahalal bilang pangulo. Salamat na lamang. Ngunit ang pangungulo mo lang pagkakaisa ay wala rin silbi. Sandali lang, Pepe! Pagpasensyahan mo na si Marcelo. Alam mo naman yun, madaling mainit ang tenga mo. Yaman din lamang na pribado pala ang La Solidaridad. Lubusin niya na ang kanyang kasakiman. Siya na lang ang maging pangulo. Pepe, maraming umaasa sa'yo. Diyan ako nagkamali eh. Lagi na lang ako nagsisilbi sa mga batugang kasamahan natin. Ngayon, matuto silang tumindig sa sarili nilang mga paa. Pepe, saan ka naman pumunta? Paano yung napasimula natin? Alam mo, Ponce, nagpakalayo-layo ako sa ating bayan, pero wala pa rin akong narating kasi wala rito ang ating mga kalaban. Anong ibig mong sabihin? Babalik ako ng Pilipinas!
Hindi ba kami nagbabayad ng buwis kaya pinalayas kami sa sarili naming lugar sa Kalamba? Bakit, Rizal? Hindi ba? Kaya sumusobra na rin, Ana. Palagi mo nalang inaatake ang mga Pilipino gamit ang iyong pagsusulat, partikular ng aking mga pamilya. Lahat ng sinusulat mo sa dyaryo ay puno ng kasinungalingan patungo sa mga Pilipino. Sino ka ba? May alam ka ba sa nangyayari sa aming bansa? Walang anumang bayad ang iyong magbibigay sa ginawa mo rin, Ana. Kundi ang paghingi mo ng tawad sa aking pamilya at kaibigan, at sa aking bansa, o kundi ang iyong dugo lamang upang mapatawad kita. Sumulat si Rizal ng maikling talata na nagpapasalamat sa kanyang mga kababayan sa pagpili sa kanya bilang responsable. Ngunit, naging pake na siya ng kanyang mga gamit, nagbayad ng kanyang mga bayarin, at sumakay sa tren na paalis patungong Beatriz upang umuwi ng Pilipinas.